Good morning, guys. Today is another video at kailangan natin magawa ng video AAO. So, kagigising lang natin, guys. So, mga bandang alas 6 na ng umaga. So, kahapon, guys, is may pinuntahan kami. Pumunta kami sa bahay ng kanyang kapatid. So, sinasabi ko sa jowa ko kung may panglasa pa ba siya, may pangamoy pa ba siya, or ano. Kasi lumabas kami kahapon. So, nag-uusap kami about sa itong sakit nga na lumalala. So, sinasabi, kasi yung kapatid niyang lalaki, guys, nagkaroon ng sakit na ganito, ng sakit na ganyan, 2 beses. Tapos, ngayon, sinasabi ko, meron pa ba, sinasabi ko. Kasi, takot din naman ako magkaroon ng ganyang sakit na COVID, guys. So, ayaw ko magkasakit ng ganyan kasi hindi pa po ako na nadadatnan ng ganyang sakit. So, alam niyo ang na-realize ko, guys, sa mundo ngayon is kahit na anong pag-iingat mo, talagang kung magkakaroon ka. So, part na ng buhay yan. So, kailangan nang i-accept. Pero, ewan ko kung may gamot pa ba dyan. Alam ko dyan, guys, sa sakit na yan, walang gamot yan. Yung katawan mo talagang lumalaban. So, di na natin alam. So, ngayon, guys, is umaga na. What breakfast for today? You don't have taste? I don't want. You don't have taste? No, I don't want it. You don't like anything? No, I'm full. This is part of COVID, baby. If you don't like eat anything, means you have COVID. How's your fever? You have fever? So, you don't have fever? So, dino-double check ko, guys, kung may symptoms na siya. So, may ano lang ako lang magbibidyos. So, ngayon, guys, gumising na ang aking jowa. So, nagutom siya. Gusto niyang kumain, means wala siyang COVID. So, may panlasa siya. So, ako, guys, kakainin ko is mangga. Which, ito, taran! So, binalatan ko na siya, guys. So, ito ang kakainin natin. Breakfast for today morning. Mangga lang ang kakainin natin. Kasi, good for body daw ang prutas. So, magpuprutas tayo, guys. So, hanggat maaari, kailangan nating iwasan ang COVID. So, itry natin kung may iwasan natin siya. Thank you.
So, ngayon guys, is itatry natin kung may sakit. Sinasabi daw nila, pag nagkaroon ka daw ng ganyang sakit guys, wala kang panglasa. So, ano na natin siya? Kakain ako lang mga. I have this. So, may panglasa tayo guys. Means, means okay-okay pa tayo guys. Ito lang yung umagahan ko guys. I-share ko sa inyo yung ano ba tawag doon? I-share ko sa inyo yung nakilala ko na ba ang anak ng aking jowa. May anak po ng aking jowa, malalaki na po sila, may mga asawa na rin sila. So, nakilala ko yung babae guys sa Dubai. Nagpunta siya doon. Nagbakasyon siya sa Dubai guys. So, nung first na, yun talagang first time ko makilala yung anak ng babae guys. Bago pa lang siya dumating, sinasabi ko na sa jowa ko na bumili tayo ng damit yung maganda. namimili ako ng damit na magaganda. Kasi nga, ano, ibang lahi yung anak ko niya, hindi nga Pilipina, diba? So, ano bang ginawa ko? Bumili ako ng mga pantalon, tapos t-shirt ata na maganda noon. Nung bago dumating yung anak niyang babae, guys. So, sinundo namin siya sa airport guys. So, yung anak naman yung babae, hindi naman matapopre guys na ano. Yung titingnan ka talaga ulo hanggang paa, kung titingnan ka talaga kung may pera ka, yung itsura mo mukhang pera, ganun guys. Hindi naman sila, napakasimple nung anak niya guys. Yung anak niyang babae guys, napakasimple lang. Tapos, very friendly siya. So, ano, magkasama kaming dalawa lagi. Pag lumalabas, tatlo kami magkakasama. So, ayun nga. Mabait yung anak ng babae, guys. So, yung anak naman yung lalaki, nakilala ko siya dito nung nagpunta kami dito sa Brazil. So, ano ka tawag ko? Nahihiya-hiya pa ako. Pero yung anak ng lalaki, okay din, guys. Hindi naman siya matampobre na ano. Lumaki yung anak niyang, yung mga anak niya na mayaman, na nakukuha nila yung buhay na hindi mahirap. Yung meron sila talaga na kung anong meron sila, talagang pinuproceed din ng magulang niya siya, tapos yung asawa niya dati na maitaguyod yung mga anak niya. So ngayon guys, maganda na yung mga buhay ng mga anak niya. So ayun lang yung gusto niya sa mga anak niya na ano. So yung lalaki guys is mabait siya, nakilala ko na siya. So hindi naman siya masyadong matapobre na sinasabi niya sa tatay niya, yung babae niya walang pera, tingin ko parang ano, parang poor yung ano ba tawag dun, yung hindi maganda ang buhay, ganyan. Kasi guys, sa ating mga Pilipino kasi guys, ganyan ang mga ugali natin, tinitignan tayo ulo hanggang pa kung may pera tayo, diba? Pero sila guys, they will accept you kung sino ka, tapos wala lang. Mabait lang sila sa akin. Pati yung magulang niya tsaka yung mga kapatid niya guys, sobrang bait nila. Sobrang bait nung magulang niya. Yung nanay niya rin mabait din guys. Nung nakilala ko siya, nakita niya ako na simpleng babae. Kasi guys, talaga nung nagpunta lang ako sa bahay ng nanay niya, nakapantalon lang ako, tapos naka-t-shirt lang ako, tapos naka-heels ako. Tsaka hindi ako malahilig sa accessories guys. So wala akong mga necklace, earrings, watch, tsaka jewelry. Kaya nakita niya ako, simpleng babae daw ako. So, very, yung nag-aalala sila sa akin kung okay lang ba ako dito, yung sinasabi nila. Tapos, yung paano yung pagkain dito, gusto ko ba yung pagkain dito, ganyan. Ayun ang sinasabi nila sa akin, guys. So, sobrang bait ng magulang niya. Yung tatay ng asawa ko, guys, is namatay na. So, hindi ko siya nakilala. So, yung nanay lang niya ang nakilala ko. So, yung nanay niya, guys,
sobrang bait din. Lahat sila mabait, guys. Hindi sila yung mapagmataas ng mga tao na titignan ka ang ulo hanggang pa. Hindi sila ganun, guys. So, ayun nga, na-share ko lang sa inyo na sobrang bait ng pamilya ng aking jowa. So, napaka-swerte ko sa kanya kasi yung pamilya niya mabait, yung mga anak niya mabait, hindi ka titignan ulo hanggang pa. Kung may datong ka o wala. So, ganun nga. Pero sa akin kasi, guys, sa relasyon ko sa kanya, guys, sobrang open kami sa isa't isa. Pag may problema ako, sinasabi ko sa kanya. Yung mga problema sa loob ng bahay dito, sinishare niya sa akin. Yung mga problema sa pamilya niya, sinishare niya rin. So, mga ganun niya. Ang sinasabi niya kasi sa akin, guys, na sinasabi niya na ang isang tao daw na tumutulong sa kapwa. Yung sinasabi niya sa akin na huwag kang tumulong sa kapwa mo na gamit ang pera. Sinasabi niya sa akin na pag tumulong ka sa isang tao na binibigyan mo ng pera, hindi mo sila tinutulungan. Sinasabi niya sa akin, tinutulungan mo silang maging tamad. Kasi guys, kasi sinasabi niya sa akin na for example, tayo dito, sino tumutulong sa atin? Sinasabi niya, walang tumutulong sa atin dito. Sinabi niya sa akin, pamilya ko, hindi ka tutulungan yan. Kasi sa aming mga pamilya, kung may problema kayo, dapat isolve niyo yung sarili niyong problema. Yung mga anak ko, hindi rin ako tinutulungan. Sila kasi, sinabi niya kasi sa akin, guys, yung mga anak niya, yung malalaki na, marunong na silang magtrabaho, may mga sarili din silang mga problema, may mga sarili din silang mga gastusin, at yung mga anak na, guys, hindi umaasa sa magulang nila. Like, pag may problema yung anak niya, sinasolve nila, hindi nila tinitext yung nanay at tatay nila na kailangan ko lang pera, ganyan, very, very independent talaga yung mga anak niya, guys. Kaya, yung mga anak niya kasi, guys, talagang napagtapos niya ng pag-aaral. Yung anak niyang babae, guys, nakatapos siya ng 5 kurso. Mahilig mag-aral yung babae, guys. Yung lalaki, hindi siya nakatapos ng pag-aaral, pero marunong siya sa computer, guys. Isa siyang programmer. So, yung babae, guys, wala siya dito. Nasa ibang bansa siya, nag-work. So, ang sinasabi ko sa kanya, minsan kinakausap ko siya, minsan yung mga anak mo ba hindi ka pinibigyan ng pera? Sa pag may problema ka, for example, hindi ka binibigyan ng pera, sinabi niya sa akin na ni isang kusing wala daw binibigay yung anak niya. Kasi daw, para sa kanya, yung mga anak niya is hindi bangko or sa tuwing may problema siya, hingan niya lang yung anak niya. Sinabi niya, ang mga anak daw niya is pinanganak niya, pinalaki niya para magkaroon ng tao dito sa mundo para madagdagan yung tao sa mundo, guys. Tapos ang pinaka gusto lang niya sa mga anak niya is makita niya na maganda ang buhay ng mga anak niya, na okay ang buhay nila, wala silang mga problema. Kasi guys, pag may problema ang mga anak nila, ang mga anak niya, guys, hindi sila tumatakbo sa nanay nila. So, hindi sila humihingi ni isang kusing sa nanay nila. Pati rin na sila mag-asawa yung ex-wife niya. Kasi silang dalawa kasi, guys, buhat nung bata-bata pa sila. Yung jowa ko, buhat ng kabataan niya. Talaga nagpursige siya magtrabaho. Kinukwento niya rin sa akin na yung buhay niya nung bata na nagtitinda rin siya ng mga karton ba. Nung sinuunang panahon daw mabenta yung mga karton, so nagpupulot siya ng mga karton para ibenta. Tapos ayun nga, kung talaga nagpursige siya, guys, para mabawang buhay niya. Hindi siya mayaman na diretso mayaman na agad. Talagang nakuha niya yung kung anong meron siya sa pagpupursige niya sa buhay, guys. So ayun nangyayari sa buhay nila. Hindi siya umaasa sa mga anak niya, tapos yung mga anak niya hindi rin umaasa sa nanay at tatay niya. So ayun ang pinakamaganda sa buhay, guys, kasi yung mga anak nila, nakakaipon sila ng pera, nakakabili sila ng bahay nila, kasi lahat ng pera na meron sila, yung mga anak nila, isa kanila lang. So, ayun nga. Maganda sana yung buhay na ganun, guys, kasi ang mga anak kasi, guys, darating din ng araw na yan, malalaki sila, magkakaroon din sila ng mga problema nila, magkakaroon din sila ng mga gastusin nila, at hindi na sila dumidepende sa magulang nila.
So ayan nga guys, yung babae na kilala ko sa Dubai, ano, napunta kami dito, nagpunta ako sa bahay niya guys. Yung anak niyang babae, may dalawang anak din na babae. So mga bata pa sila. Yung bahay niya guys, napakaganda rin. Kasi maganda kasi yung trabaho ng babae guys. Nice swimming pool yung bahay niya. Normal lang. Kasi kung anak ng babae, guys, nagtatrabaho din siya. Hindi siya. May asawa siya, pero hindi sila umaasa sa, ano, sa, ano tayo, sa pera ng asawa niya. So, silang dalawa, guys, nagtatrabaho. So, yung lalaki at yung babae, nagtatrabaho silang dalawa. So, ito na ngayon ang practical sa buhay ngayon, guys. Kasi, ang practical lang ngayon, guys, hindi pwedeng ang lalaki lang nagtatrabaho. Nakadepende kasi yan sa sahod ng lalaki. Kung malaki talaga, kung kaya ka ng buhayin, or ano talaga, pwede ka lang hindi magtrabaho. Pero ngayon, guys, na may COVID ngayon, alam mo na, kailangan natin magtrabaho. So, para sa akin, guys, pinaprocess pa lang namin yung mga papers ko. Kailangan matapos yun. So, mga expenses namin, guys, puro palabas ang pera namin. Puro ganyan-ganyan. Puro talaga palabas. Walang pumapasok sa amin. So, ayun ang mahirap, guys. Kasi nabuupa pa kami, nagbabayad pa kami ng renta. Yung sasakyan namin, guys, nasira yung harapan niya, diba? Hindi pa namin mapaayos. Kasi iniisip ng jowa ko kung bibili kami ng part ng sasakyan niya, tapos magbabayad pa kami ng upa. So, ang ginawa na lang niya, guys, is hindi mo na siya bumili nun. Ayun na lang, yung pera yung iba, ipang bibili namin, is ipababayad na lang namin sa renta namin. So, ayan ang buhay namin dito, guys. Puro kami gastos, mga expenses sa bahay, sa apartment. Ang talaga nagpapadown sa amin, guys, is yung upa namin dito sa apartment, guys. 3,000 monthly. My goodness. At saka yung jowa ko, guys, hindi naman siya mayaman talaga. Nakikita ko siya na minsan nag-work siya. Nakikita ko siya na nagpupuyat doon sa office, na i-stress na rin minsan. So, normal na tao din siya, guys, na kailangan niyang kumita ng pera para pambayad ng apartment, ganito, ganyan. So, minsan naaawa na din ako sa kanya, guys. Kaso, ang para sa akin lang, guys, hindi ako makapagtrabaho dito kasi hindi ako marunong mag-Portuguese. So, hindi ko siya matulungan sa mga expenses. Kahit na lang sana ako mag-grocery ng pagkain namin, ayun na lang sana yung tulong ka sa kanya. Kaso, hindi niya. So, yun nga, guys. Sinishare ko lang sa inyo yung buhay dito sa Brazil. Kung ano nang nangyayari, ganyan-ganyan. Tapos, may binayaran pa kaming agency sa Manila na sobrang mahal. 9,500 siya, guys. So very legit naman yung agency na binayaran namin kasi kailangan ko talaga ng NBI clearance. So meron na sila ng NBI ko, yung papostel na lang, hindi pa tapos. So pagkatapos nung napapostel na, isend na nila sa akin, guys. Kasi lahat ng mga expenses na napupunta, lumalabas, is sa akin talaga napupunta kasi nga ano nila, country nila to, wala siya masyado expenses sa akin talaga, guys. Kasi yung visa ko, pinaprocess pa. At ang mahal ng pagprocess, guys. Sobrang mahal talaga, guys. Minsan nga sinasabi ko sa kanya, mag-ask ka ng tulong sa mga anak ko. Sinasabi niya, never. Sinasabi niya, hindi ako hindi ng tulong sa kanila. Kasi para sa akin, kahit sinasabi niya sa akin, guys, na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. So, ang mga anak ko, guys, sila, kaya din nilang tumayo sa sarili ng paa. Hindi sila nag-aas ng tulong din sa akin, so hindi rin ako mag-aas ng tulong sa kanila. So, ayan yung utak mo, guys. Iba yung nasa utak mo. Marunong siyang gumawa ng paraan para magkaroon ng pera. Sa tuwing nagkakaproblema kami, naghahanap siya ng solusyon para ma-resolvehan yung problema namin. Ang solusyon, guys, hindi yung pangungutang, pangsasanla, hindi yung solusyon. Walang ganyan dito sa abroad, guys, yung utang, sanlaan ng mga lote, sanlaan ng mga gold, mga ganyan, walang ganyan dito, guys. So, may ginagawa siya sa computer niya. So, ayan yung sources of income namin. So, ayan lang, guys, na-share ko lang sa inyo yung buhay ko dito sa Brazil. Yung na-meet ko na ba yung ano, mga kapatid niya, yung mga anak niya. So, ayan nga, guys. So, that's it for today's vlog, guys. I hope you enjoyed this video. Please like, share, and subscribe to my channel. Love you all. Bye.